umiiyak pa siya, parang namamatay ang anak. Pero ngayon, iiyak na rin siya kung lalabas ako. I'm Sister Marife Sinubuhang from the Daughters of St. Camillus. I'm Sister Cecilia J. Tapang, LGC, belongs sa Living the Gospel Community. I'm Sister Teresa. I am Sister Dina Austria. Siguro talagang tawag ng Panginoon sa akin. I was teaching before in public school, but suddenly, kahit na nung bata pa ako, gusto may design ako ng mga madre. Kaya iniwan ko yung promising job at saka family ko para sa will of God for me. Sa gawas ng God, I feel really na I was not satisfied in my life. So with that, through that search for happiness, mojo na kapaligo na mga sulod sa pagkamadre. Ang wala po, bata po ako, eh, gusto ko na po magmadre yung laro-laro lang, pero natutuloy po talaga. I want to serve the Lord full. My mother really cried. And my father, he was so silent. Siyempre, kasi dalawang kapatid lang kami, puro babae. At saka yung mama ko, 28 years old pa siya, byuda na. Kaya medyo mahirap tanggapin sa kanya, umiiyak pa siya. Parang namamatay ang anak. Pero ngayon, iiyak na rin siya kung lalabas ako. Anong din, yung negative sila nung aking plano na magmadre. My father did not allow me to enter. But still, I continue my decision to go. Ang first night, wadyo kayo katulog. I was not able to sleep because I found myself kaning kanang yesterday I am with my work kaning kwano, then nang the second night na nga nana ko sa kong ginto nga murag kaning kwanga, pero ang my feeling is that mix lang eh, kanang excitement, kanang kakulba, kanang kahadlok, kana ba kanang kingano wala man ko kwan nga sa gid ang life sa convent. It was not easy. I felt uncomfortable. Kaya yun, hindi madali sa akin. Pero after a while, at home na rin ako sa kumbento. First night ko po, excited po ako. Pero minist ko din ko yung mapa, ang mama at papa ko at saka mga kapatid ko. I'm really happy when I arrive in the convent. Because at that time when I arrive, it was unexpected because I came in the convent without telling the sister that I am arriving. Yes, we are praying, but not all the time because we have also our apostolate, kanang we have to serve others also. Kaya po, na kahit naglalakad, we pray. Oo, kasi nagtatrabaho, kahit nagtatrabaho, nagdadasal, it will be devoted our life in prayer, even if we are working, even if we are washing clothes, or inaalay namin sa Panginoon yun. Pero hindi, ibig sabihin na naglagi kami nag-rosary, the whole day, no, mahirap yan. Pero, but we have our own schedule in the convent. We have our proper time for prayer, proper time for recreation, proper time for also in service of our apostolate. In the convent, we can find everything, no? Kaning mayroon masusungit,
meron din mas mga mother masasaya. Eh, ha, nakotches ko, look at my face. Meron din ganun kasi karakter yan eh, pero hindi naman, what naman, huwag namang i-generalize yun na masusungit yung mga mother. We're not spinster. God created at as a lovable person. So, please, hindi masungit yung mga mother. Depende. Kay hindi naman tanan ang masungit niya pa araw-araw na at buong buhay niya ay masungit siya. O, ako nga, minsan masungit din ako pero hindi naman palagi. Ang mga madre ay, I can say, not all. Well, in my life, I entered the convent not because I am broken-hearted. Ay, hindi na broken. Sila ang nag-broken sa akin. Ay, hindi po ako naniwala doon kasi ako din ay nagkaroon ng boyfriend. Pero, dasal na dasal ako doon na maghiwalay kami kasi gusto ko magmadre. At natotoo naman. I can say that nagmadre ko dili tungod kay broken-hearted. But I entered the convent because I really want to share the gift that I received from the Lord. I want really to serve the Lord, and I want also that other people will be happy of my service. And that's my purpose that I enter in the convent. Ayaw mo kahadlok, don't be afraid because Jesus, kaning, He will not get something from you, but He will add more things for you. So, you will be happy and you will be contented because the world is passing and Jesus will not pass. Be courageous enough to say yes to the will of God, and I will assure you, you will be happy in this way of life. Don't be afraid to respond to the call of God. Dapat ituloy nila ang pagpasok dahil masaya-masaya talaga ang magmadre. Hindi totoo yung ang madre ay parang nabibilanggo sa loob. Hindi totoo yan. Kaya masaya-masaya ang madre. Kasi dito na nga ako nakakapunta sa iba't ibang bansa dahil nagmadre ako. No, nawalang pamasahe na aking problema dahil ang nagpamasahe sa amin ay ang kongregasyon. Masaya talaga ang magmadre.